Tawagin na natin ang unang contender from Luzon na si Rose Ganda Sands. Hello! Rose! Ang ganda na maganda na talaga si Rose. Bagay na bagay yung pangalan kay Miss Rose. Tama. May pa-off shoulders. Pinabakunahan dito at saka dito. Taga saan po kayo sa Luzon? Sa Clark. Oo, Pampanga. Wow. Kaano-ano si Vice Ganda? Kasi may ganda eh. Pareho kami maganda. Tama. Ay, gusto ko yun. Agree. Laban na laban. Ano po ang trabaho niyo sa Clark? Nagkakaabalahan. Doon lang kami nakatira. Pero singer ako sa barko. Oo. Oh. Ano pong biyahe ng barko na kinakantahan nyo? Ano siya? May world cruise. Depende sa barko kasi every barko may naka-assign na destination. Correct. Mm. Ganun na po kayo katagal na kumakanta sa cruise? Matagal na. A decade na. Wow! Grabe! Di, pero ano yun? On and off. On and off po yun. So babaakit din po kayo. Parang may kanta rin ako sa land-based hotels. Ganyan. Lounge singer din po kayo sa mga US Naval Base. Ganyan. Ano po kayo napasok sa ganyang trabaho? Na nasa cruise ship or nasa sa air base? US Actually, base? Dito kami nag-start talaga sa Manila as a band. Tapos, lahat kasi ng band dito, pag gusto bumiyahe, ganyan. Yun yung mga destinations sa Naval Base. Tapos yung iba, na-attract magbarko. So, mamimili ka na lang din. Meron bang specific na parang kailangan mong mag-apply sa agency bilang banda? Yung iba. Tapos na-assign kayo sa iba-ibang cruise ship? Ganun ba yun? Companies. Meron, yung iba may booker. Pwede kang mag-dumiretso, which is online. Mm-hmm. And then yung iba, talagang kasama na nila yung mga band nila. Depende. So, ibig sabihin, lahat po ng sakay nyo, banda kayo na sumasakay. Wala pong time na nag-solo kayo as a performer? Yun yung sa land-based hotels. Solo po kayo doon? Pero pag sa barko po? Sa barko, ako lang yung Filipina. And then, puro puti yung kasama ko. Na, parang salpak-salpak lang kami sa barko. Pero yung banda na kasama mo sa cruise ship, banda mo yon or hindi, lagi kaming reshuffle. So iba-iba rin yung nakakasama. Ikaw yung regular singer nila. Mm-mm. So paano nyo po binubuo yung mga piece ninyo pag nire-reshuffle kayo lagi? May generic songs na. Every, halimbawa, pagdating mo na New Orleans, maraming may playlist Motown na para doon. Oh, may ganon. Tapos pagdating mo ng Texas, country songs na naman. Tapos pagdating mo naman ng Alaska, mga oldies naman yan dyan. Tapos, depende. Tapos rock. May 80s. Ano pong area yung ma-rock? Yung mahilig sa rock and roll? Actually, lahat sila. Mahilig. Lahat ng, lahat kailangan may rock. Kasi puti. Kailangan. I mean, mga Amerikano. Americans, mahilig yes sila sa rock. Tama. Ngayon po ba wala kayong work? Nag-leave po ba kayo para sumali ng tawag ng pangalan? Actually, kauuwi ka lang. And then, sabi ko gusto kong matagal ko nang gusto sumali sa TV dito sa tawag ng tanghalan. Mm-hmm. And ngayon lang ako nagkaroon ng chance. Gaano ba katagal yung mga break mo pag kapag nagda-dock yung barko? Ano siya? Pag nag-dock kami ng halimbawa 7 o'clock or 8, babalik na kami ng 5 o'clock. A.M. The next day? No, ng hapon. Hapon. Mm-hmm. Depende pag may overnight or pag sa isang araw lang kami doon. 4:30 kailangan nasa barko ka na or else iwan ka talaga. Mm-mm. Pero yung contract nyo po, gaano po katagal yung duration kada sampan nyo ng barko? 6 months. Mm-hmm. Betas, meron kaming 1 month na rehearsal muna sa Miami. So nakatira kami ng Miami for a month and then 6 months sa barko. Land base muna kayo sa Miami. Sa States? Hindi, rehearsal yun sa songs namin. Sa mga songs nyo po. Ano pong pinakamalaking cruise line company na napasukan nyo? Carnival. Oy. Ano pong meron? Anong special sa Carnival? Carnival kasi para siya may roller coaster po dun, di ba? Meron. Yung... Mm-hmm. Ay, meron din. Meron yung may roller coaster ka sa taas. Ay, ang ganda no. Mm-hmm. Tapos may waterworks, ganyan din. Nakakailang tao ba ang pwedeng sumakay dun? 3 to 4,000. Oh, malaki na. Ano pang meron dun sa barko? May mall ba dun? Actually, para siyang, alam mo, floating hotel. Yun. Hindi mo mararamdaman na nasa maandar yung barko. Yes. Para kang nasa loob lang din ng hotel. May shopping, may swimming, may spa. Casino. And then, buffet everywhere. Mga iba-ibang
Pag kayo po, libre din po kayo sa food doon. Dahil nasa entertainment kami, kumbaga nasa frontline kami ng mga pasahero, pwede kaming, may access kami sa ganun. Saya? Ang saya nga, para din talaga siya nag-cruise at hindi siya nagtatrabaho. Pero hindi ka pwede pumasok sa ano, sa mga rooms. Cabins. Yes. Bawal po. Ikaw, and yung banda nyo, saan po kayo sa cruise nagpa-perform? Meron talaga kami yung bar, tapos sa Lido. Yung tinatawag namin Lido, yun yung pinakataas. Mm-hmm. And then, pag nagsa-sail away, kami yung banda doon. And then, meron din kami tinatawag na 80s rock and glow, na puro rock yung kanta. Kantahan. Sabi niyo po nag-rehearse kayo sa Miami, sa US. Kailangan niyo ba ng work visa or green card para makapagtrabaho kayo doon? Ano lang, crew visa and then tourist visa. Both. You need both. Mm-hmm. Ito po na pagkukwentuhan natin yung experience nyo sa work as a sumasampa sa barko. Pero naranasan nyo po ba before na nagko-contest or kumakanta rin kayo sa mga events dito naman sa atin sa Pilipinas? Yes, kasi nagsimula ako maliit talaga kasi mama ko, singer din siya sa Japan before. So lahat ng kanta niya familiar na sa akin. So tinapos ko muna yung course ko and then pinurso ko na yung gusto ko gawin. Nag-contest po kayo? Ang mga nasalihan ko noon, bagong kampiyon, tanghala ng kampiyon, Bulilit Jamboree, which is andun si Kuya Randy. Wow! Astig! Tsaka si Tony Rose. Alala ko pa. Pero ibig sabihin, hasang-hasana po kayo sa pagsali ng mga contest? Nung maliit ako. Nung maliit siya. Pero nung nag-start na ako mag-band, parang naiba na. Nalaylo po yung pagsali niyo ng contest. Tapos nagkaroon ako ng feel na, iba kasi pag kumakanta ka pag nasa contest, parang lagi kang pressured. Yes. And then kailangan mo gandahan yung kanta mo. Not unlike na kapag sa bar lang. Perform lang. Iba, chill. Iba yung, mas chill. Pwede mo lukuin yung guest. So, meron po ba kayong family na inuuwian dito? Meron. Last time I checked, may asawa pa ako. Joke. Na meron pa ako. And then, may baby kami. 4 years old. Wow. Girl or boy po? Boy. Boy. Nakikita niyo na din po ba siya ng timbre? Ganyan. Actually, nung nag-audition ako dito, sabi niya dun sa guard, bakit ayaw mo ako papasukin? Singer din naman ako. Hello. Cute! Cute! Kinukuha niya microphone ko every time na mag-audition ako. Ay, magkakanta ako pala. Sumasabay. Gusto niyo po niyang sumabay sa inyo sa pagkanta. Tsaka nag-whistle siya. Wow! Favorite niya si Mariah. Oh, bongga! Yes. Nagawa yun mag-whistle ng 4 years. Kasi lagi niyan naririnig sa akin. Ay, hindi. Yung mga pinaparinig ko, puro Mariah. Ang taray naman, no? Pero yung whistle niya yung... Ganun lang. Napansin ko yung last name mo, Sans. Ibig ba sabihin yung husband mo, foreigner? Hindi. Actually, ano ko siya? Siya na yung screen name ko and middle name ko siya. Pero kayo po, wala, pure Filipino po kayo. Ang cute kaya, ang retro kasi, kaya nung forma niya. Tsaka siguro dahil din sa dami din niya napuntahan, medyo nagkakaroon na siya ng mga hawig ng konti sa ibang lahi. Kasi every time na kukuha mo yung ma-adapt mo yun eh. Totoo. Pero ito, bakit nga po bala kayo sumali dito sa tawag ng tahanan? Ano po ipinaglalaban ninyo? Kasi gusto kong i-send yung message to everybody na kahit anong age ka and kahit ano na yung gusto mo na, pag meron kang dream, you keep fighting for it. Tama. Diba? Kahit ano pang ginagawa mo dyan, pag hindi ka satisfied sa gusto mo gawin, kailangan gawin mo yun. Yes. Kailangan pakawala mo yun for you to be fulfilled in life. So, people, let's rock! Here we go!